Good day, STEM students. This is Ferman L. Maninang, your General Physics 1 teacher. Today, I will help you in your activity sheet quarter 1, week 7, entitled Laws of Motion. Though I will no longer discuss laws of motion kasi alam ko naman, during your junior high school days and grade 11, napaka-familiar na kayo dyan sa tatlo na yan, okay? So, I will continue to depart about common forces used in free body diagram. So I have a separate video for free body diagram, no? So at depende rin kasi 'yon kung paano niyo gagamitin yung free body diagram. So mapapansin niyo sa video na binigay ko sa inyo, yung applied force is directed to the center of mass. So banggitin ko na rin yung center of mass. Actually, yung center of mass, it is not necessarily the center or the geometrical center of the object. It depends on the distribution of mass on the object. So ang pwede nyo tandaan dyan, kung ito yung lugar kung saan nababalance mo yung object na yan. Sa ibang object, yung kanyang center of mass is outside its structure. So may mga ganong mga bagay, kaya pwede mo siya i-balance outside. Okay? So, yung force na nabanggit ko kanina is directed towards the center of mass. So, papunta siya dito. And then yung frictional force will be opposite. So, pwede rin po yun, no? Now, the direction of the force is indicated by the arrowhead and then the magnitude is the length. So, just to represent kung equal yung kanilang magnitude, equal yung length. Kapag mas malakas yung isang force, mas greater yung length. So, ganun lang po yun. Depende po yun sa pag-analyze nyo nung given problem. So, again, nababanggit naman yun doon sa video na yun. So, for this video, I will first discuss weight. So, in this diagram, F gravity. Or in some books, W. So, yun po yung mga ginagamit na symbol. Ano ba ang weight? So, weight is the pull of gravity to an object. Mathematically, it is expressed as your mass multiplied to gravitational acceleration. So, the mass, for example, 50 kilograms multiplied to 9.8 meter per second square. So, mapapansin nyo, kilogram multiplied to meter per second square will be your weight. So, ano ba yung unit for weight? Weight is kilogram meter per second square or newton. So, it is a force. It is a pull of gravity. So, ang unit ng weight is newton. So, if you are computing for weight, first focus on the mass. Dapat naka-kilograms. If not, convert nyo muna sa kilogram bago nyo i-multiply sa 9.8 meter per second square. Now, gusto ko rin i-emphasize dito kasi ito, kalakaran na kasi ito eh. No, for example, sa PA nyo, when you determine your BMI, tinanong kayo, anong weight mo? Sagot mo, 50 kilograms. So, di ba parang, sir, mas yun. Hindi. May problem talaga tayo doon na hindi pa rin natin nasosolve hanggang ngayon. So, actually, ang kinukuha mo using your weighing scale is the pull of gravity. Yung spring kasi doon, depende sa paghila sa katawan mo. But it is calibrated into kilograms. So, may calibration na nagaganap doon. So, ibig sabihin, kapag yung weighing scale, ginamit mo yan sa ibang planet, for example, sa moon, you will have a different reading there. Hindi ibig sabihin nagbago yung mass mo, nagbago doon yung weight mo. So, yun yung problem in science natin, yung kilograms na binibigay natin to get the weight, which is not actually a weight. So, pangit din naman pagka binigay mo sa teacher mo, ma'am, ano ako ma'am, 500 newton. Diba? Wala naman tayo equation to determine yung BMI using yung newton. Okay, so yan lang naman yan for weight. So, multiply your mass, multiply to gravitational acceleration. And again, mass should be expressed in kilograms first before multiplying it to your gravitational acceleration. The next is your normal force. Kung papansin nyo, it is just the opposite force ng ating gravity. Siya yung upward. Sir, lumulutang yung object? Hindi po. It is the force exerted by the surface on the object. So, yun po yung suporta sa kanya. And it is dependent on your weight. Kasi depende sa weight mo. Halimbawa, malaki yung weight mo, kailangan malaki yung support mo. To keep it from moving or falling. Okay? Kasi kapag hindi, it will move downward. Ibig sabihin, hindi na provide ni normal force yung weight. So, magko-collapse. So, example niyo, yung mga bridges natin. Pag sobra yung dumaan na bigat ng sasakyan, magko-collapse yun. Hindi kinaya nung material to support the object. Okay? So, paano ba ikunin ang normal force? Ano muna ang normal force? Normal force is the perpendicular force exerted to an object by the surface. Mathematically, it is expressed as mg. So, wapas yun. Sir, weight to sir. Yes. And then, cosine theta. Saan galing yung cosine theta? Pero bago yan, ito muna. Tingnan natin ulit. So, ito yung normal force. Ito yung weight. And then, the box is not moving. So, kung papansin nyo yung length nila,
Pwede mo na sabihin, sir, magkasing haba, opposite direction. So actually, they are equal in magnitude but opposite in direction. Tingnan natin. So basically, hindi gumagalaw yung box. So F net is equal to zero. All the vertical forces equal to zero. Mamaya yung horizontal forces. And then, F net is equal to, ano ba yung mga vertical forces? We have weight plus the normal force. Okay, so yun yung dalawang vertical forces natin. Weight is downward, normal force is upward. And then, remember that F net is equal to zero. Now, ano ibig sabihin, ano yung basihan ko kung bakit zero to? The object is at rest. Now, correct me if I'm wrong, kasi di ba meron tayong tinatawag na inertial frame. So, baka sabihin nyo kasi, sir, wala naman talagang at rest in the universe. Yes, wala talagang at rest in the universe. But if we are referring to inertial frame, na may video rin po ako na nandun sa group natin, pakitignan na lang po, we could say that the object is at rest dependent on the materials or the things around it. So, kung halimbawa, yung table na pinagpapatungan ng box na yon is not moving, yung sa base sa inertial frame natin, we could say that the object is zero. And then, we could say that the forces is equal to zero. So, yun po yun. Kasi pag hindi po, we are using relative motion, yung modern physics, hindi po applicable to. So, yun yung limit ng ating classical physics. Ang tawag ito, classical physics, Newtonian physics. So, hindi po pasok dito yung mga pinag-uusapan in modern physics. So, again, weight and normal force lang naman ang meron doon. And then, the object is not moving. So, it will have a zero net force. And then, lipat natin si weight. Kung mapansin nyo, si weight is negative, no? Now, yung negative kasi positive siya rito. Now, if you are using yung free body diagram with relation to its direction, pwede rin kayo maglagay dyan ng negative sign. Halimbawa, ang weight mo ay 50 newton, eh negative 50 siya. So, negative times negative. So, you will have positive. So, you will have normal force. So, pero simple lang yan. No? Kailangan lang natin tandaan that the weight is equal to the normal force. If not, there will be a motion. There will be a change in state of motion. Okay? So, remember, weight is mg. And then, mg cosine theta yung normal force. So, tingnan natin. Ano ba yung theta na to? If the surface is zero, remember, the normal force is perpendicular to the surface. Hindi mo kukunin yung angle na perpendicular, 90 degrees. Ang kukunin mo yung surface supporting the object, which is zero. Kasi horizontal siya eh, yung surface supporting the object. So, what is cosine zero? Diba? 1. So, 1 times mg, dito na makikita that the weight is equal to the normal force. So, si mg times 1 is still mg. Okay? Now, what if the surface is inclined? So, meron siyang angle. The angle of inclination. So, yun po yung theta natin. And then, this is our diagram pa rin. So, kapas yung tabingin na rin siya. Yung box natin, tabingin. Nandun pa rin yung center of mass niya. Now, ano yung effect nun? The weight is no longer at this direction. It is still downward. Pero hindi na siya kapareha sa direction na ito. Diba? Kanina, yun yung ating weight eh. So, ano rin kukunin natin yan? So, first, let us make a line parallel to the surface. Kasi ang kailangan natin yung normal force dito eh. So, kailangan natin kunin yung surface muna natin dito, parallel line. And then, we will have this component of the weight. So, ibig sabihin, hindi yung buong weight ang gagamitin natin kasi nandun yung normal force. Ang gagamitin natin itong component ng weight na ito. Okay? So, now, paano kunin nyo? Now, we have this angle from the center of mass to the weight. So, kapansin nyo, no, meron silang angle. Ito yung kailangan natin. Ito yung weight natin. Now, in your mathematics, kung ano yung theta angle dito, yan yung angle dito. So, kapag iba, about 30 degrees yan, tapos 90 degrees to, tapos 60 degrees yan, makakam up ka na itong angle to, 30 degrees, ay parehas lang na ito. Sa mathematics nyo, pwede nyo i-confirm yan sa math nyo, math teacher nyo, confirm nyo. Ma'am, talaga ba magiging equal yan? Ang sagot ko, yes. Maniwala tayo kay Sir Maninang na yes, equal silang dalawa. Kasi medyo mahaba-haba yung computation yan. Minus plus lang naman yan, simple lang yan. Okay? So, yung angle na to ay parehas lang na ito. So, to get this component of the weight, so, kung mapansin nyo, ito yung angle, katabi siya, so, adjacent. Tapos, hypotenuse, di ba? The longest side of a right triangle. So, meron ka adjacent and hypotenuse, ka. So, yun po yun. Normal is equal to your weight, pero component ng weight nyo. So, paano kukunin yung component na ito? Ito yung adjacent side. So, gagamitin mo cosine theta.
So, yun lang po yun. So, you will not use the whole value for weight. You will just get the component of the weight depending on the angle of inclination. Okay? So, yun lang po yung reason for your normal force. So, be careful ha, kasi minsan ang ginagamit nyo ay Newton na, yung force. If you are using force na, ang binigyan na sa inyo ay weight, you will no longer multiply it to your gravitational acceleration. So, yung additional formula na pwede nyo makita, weight cosine theta. So, mapalitan nyo na ito kung Newton na yung unit. So, just inspect the unit. Kapag ka nakakilograms pa siya, mg cosine theta. E kapag hindi pa siya kilograms, nakagrams pa siya, convert it to kilograms first before proceeding to this equation. Okay, so yun po yun. Halimbawa, binigay 50 grams. So yun, gagawin mo na siyang kilograms. So, kailangan workable mo na yung mga units na gagamitin natin. And then, kapag nakuha natin to, kanina nakita natin sa initial equation, kapag the box is not sliding down, it is not moving, no? The F net is equal to zero. So, kung ano yung makuha nating force dito, yun din yung nandito. So, yun yung value ng N. So, kung ano yung part, yung component ng weight dito, yun din yung meron tayo dito sa kapila. Okay? And finally, friction. So, anong direction ng friction? Actually, wala siyang direction. It depends on the possible movement of the object. Eh, paano kapag at-rest? So, yun nga yung problem doon. Kapag at-rest, saan doon yung possible movement niya? So, depende kasi kung siya possible mag-move. Pag papunta siya sa kanan, ang kanyang direction is towards left. Kapag papunta siya sa kaliwa, ang direction ng friction is towards right. It is an oppositional force. So, kukontrahin niyo yun. So, ang direction niya laging opposite doon sa possible motion exerted by a given surface. Kahit gaano pa ito kakinis, as long as mayroong surface, meron po tayong friction. Mathematically, it is expressed as mu, so Greek letter mu, times the normal force. So kung papansin nyo, related yung tatlo, no? So una, kunin nyo muna yung weight. Tapos, pag nakuha nyo na yung weight, pwede nyo na makuha yung normal force. Pag nakuha nyo na yung normal force, pwede nyo na makuha yung friction. So yung value naman ng mu, dependent on the surface po yun. Kung ano po yung mga surface in contact. Sa inyong activity, nagbigay po ako ng table. So, here are some surfaces in contact. So, still, hindi ko na isa-isa yan. Gusto ko lang tingnan nyo na kapag static friction or the object is not moving or it is at rest, ay mas mataas kumpara sa mga bagay na gumagalaw. Even objects moving, meron pa na silang friction. Pero mas mababa na po. Now, na-experience natin yan kapag nagtutulak tayo ng mga mabibigat na bagay. For example, cabinet or sofa or cart. Sa simula, parang ang hirap niyang itulak. Kasi malaki yung static friction eh. Pero kapag umaandar na siya, medyo mas madali na siyang itulak kasi mas mababa yung kinetic friction. So, dependent on the surfaces. So, hindi lang yung surface ng yung surface na nagsusupport, pati yung object, kung ano din yung material na gawa yung object. So, for example, wood on wood, ito, pipili tayo dito. Okay? Now, I hope you enjoyed learning about force in free body diagram. To learn more about tension, watch my next video in general physics, Kalma Lang.